So this is their vineyards. I mean, my sister's client's vineyard. As you can see, it is wide. Then the other side is different types of grapes. It's their friend's vineyard. Little bit more expensive, but it produces 3 times of the amount. Have you noticed there's a rose of brown and rose of green? The reason being the brown rose needs to be harvested this year, while the green rose, still maturing, will be harvested the following year. So I learned something new, something interesting about grapes. Hello everyone! Welcome back to our channel. In today's video, guys, is we want to show you how to harvest their grapes. Grapes na magiging recent. We don't have farm, but it's my sister's client na meron silang farm. Tapos, we asked them if we can vlog. So, they are very okay, guys. They let us vlog. They let us go to the fields para makita yung machine kung paano pick-upin yung mga grapes na yon. So, here in California, Selma, remember, the capital recent of the world. Tama ba? Capital? Basta yun, di ba, yung sun-made recent. Tapos yun, dito kasi is maraming mga vineyards na ano, more on farms. May mga pistachio, may mga cherry, oranges. Remember our first vlog na mag-pick up ng ano, oranges. Yung friend kasi namin is my client din siya. Kadalasan dito is mga Japanese or Armenian. Yun yung mga may farm dito sa California. Tapos yung client ng friend din namin is they are really good, guys. Ano sila, mabait sila. Tapos after na nag-harvest din sila, kami din pinag-harvest din sa mga tira-tira. Remember the book of Ruth in the Bible, na si Boaz, 'di ba? Si Ruth is nung nag-glimpse sila ng yung mga hinarvest nila, yung ano ba yung hinarvest nila ng kalimutan. Basta kaya nagkaroon sila sa field. Yung pabili. Oo, ingon si Boaz nga ka ng binli. Yangay siya ni Ruth. Binli siya nga kuan para naa siya yung makuha po ma-harvest niya after that, at the end of the day. So, daming na-harvest din ni Ruth na para din sa kanila na yung ano. So, diba, so, to those who are singles right now, mag-pray na kayo na, or mga widow, or mag-ano kayo na, oo, karang ganun. Tapos, makahanap kayo ng Boaz sa Bible. He's a very good guy na ano, na he's a godly man. Ganun. So yun, guys, mabait yung may-ari dito. Kasi pumunta kami dito, walang dalang sombrero. We don't have any umbrella, but they lent us to borrow the umbrella. Kasi nga mainit, it's hot. So ayun, hindi tayo magpapalapit sa ano. They're using the big machine like octopus, pero hindi tayo magpalapit doon, baka akala ano, grapes tayo. Baka ma-harvest tayo pag malapit. At saka ano, maalikabok siya. So dusty. So yun, we're gonna show you guys how to harvest their grapes. The owner said the history of the kanang grapes sa farm is 25 years ago they're doing manual. Kasi ano, ngayon kasi is medyo nahirapan na silang mag-hire ng mga tauhan, so they decided to buy machine. So much easier and much quicker. Ganon. So, mas madali. Kasi, pag machine lang, mga ilang taos lang yun, kailangan ng 4 people. Tapos, pag walang machine, dati daw is 60 mga 60 to 75 people. People. mga tauhan. Sorry yung English ko. Ano ba yan yung pronunciation ko? Mali. Bahala na.
guys, after nila i-harvest, ilapag na nila agad kasi this is for resin. So, kumbaga ibulad na dayon ang mga grapes na na-harvest nila. Ayan. Hindi lang kami masyadong nagpa-lapit kasi nga maalikabok. Tsaka we don't wanna bother them sa mga workers. Yung mga cute, oh. Ganun lang yung pag-harvest nila. So, Monay, ang grabe kada ko ang ilahang papers, guys, para ilapag yung mga grapes nila at magiging resin din. Napaka-hardworking yung mga tao. Actually, guys, ang init dito. Buti na lang, mabait yung may-ari ng farm. Pinahiram kami ng umbrella niya. Ang galing. Kasi hindi namin alam basta punta lang kami dito. Tapos, lang siya, kita. Paano gagawin ganun? So, ngayon pala is mainit. So, binigyan kami ng umbrella. Ayan. So, yan na guys. Ilalapag na nila yung papers. Tapos, pakita din namin na nilalapag na siya. Bait-bait nila. Nag-wave pa sila sa vlog natin. Ayan, ganun sila. So, ilalapag. So, sa kabila lang ang ginagamit na machine kasi doon walang tauhan doon sa kabila. So, dito lang. So, ayan, tingnan nyo. Awesome! Maalikabok nga lang. Yun. Pero it's money. Ang bilis, no? Pag sa atin kasi is mano-mano lang, kamay. Ito yung fresh na nilatag nila, oh. Yung kanina na nakikita natin. Ayan, may patay na, may ano pa. Ayan, so ganyan siya, guys. Ito yung na-harvest na noong nakaraang araw. So, ano na siya? Kulay brown or red or something. Like that. So, yun ang magiging resin. So, ito yung puno na nadaanan na siya ng machine na harvest na. Pero meron pa rin konting natira. Ayan, tinanggal ko. Kasi, okay lang naman si may-ari. Ayan, very cool. Yung may-ari. Diba? Remember in the Bible? Ay! Pick up the leftover. Leftover na to, guys. Ayan. Pero hindi kami nag-harvest. Si Ate Bunny. Kasama nila ni Manang. Ayan. Dami kayong leftover doon. Ganda-ganda. Beautiful. Matamis pa naman. Matamis, guys. Ito yung ginagawang resin. Ito, oh. Yung naano na, ganito na. Magiging ganito na yung itsura niya. Dali, anak. Nagreklamo ang nagkubot. Okay guys, sana nag-enjoy kayo sa aming vlog today na nag-harvest, how to harvest their grapes. So, Manang! We love you guys! Thank you guys for watching! We love you! We love you! God bless you! God bless!